Taytay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abundang. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin, sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube, at maraming salamat sa mga nakikinig sa atin sa GZDD. Thank you. Espesyal ang ating selebrasyon ngayong araw na ito dahil espesyal ang ating panauhin. One of the most respected, one of the most awarded journalists in this country. Naitay Kapuso, please welcome the one and the only, Jessica Soul. Maraming salamat. Thank you very much. Unahin na natin. Sige. Okay. Matagal na ako nung magkakilala ni Boy. No, but you do the Zumba, right? Yeah. Is that every day? Mga twice, three times a week. Sometimes. Nagbo-boxing na rin pala ako. Ingat ka sa akin. Talaga? As in yeah, once boxing. A week. So marunong ka na yung... Hindi, mga simple lang. Simple lang. Mga one, two, pa! Mga tapos ganun. Tapos may jab. Mga ganun. You take the red chair today, Jess. Wala, sorry, show ko okay. To. Yes, ikaw ang magtatanong sa akin dahil birthday celebration. Ako naman ay uupo dito, excuse me there. Pero una sa lahat, maraming salamat. Thank you, Boy. Thank you for being here. Malalim ang pinagsamahan na malalim ni Boy. Malalim na malalim. That's okay. Sabi ko lang, ako'y natutuwa dahil ako'y i-interview ni Jessica Soho. Ako naman kinakabahan kasi i-interviewin ko si The Boy Abunda. Jess naman. Birthday mo daw kasi. That's true. First question, Boy. Golpe de gulat ba tawag doon? Pwede ba sabihin age mo o wag na lang? Natatakot ako. Okay. I have always denied my age. Okay. But I'll explain why. For the longest time kasi, growing up in the industry, hindi, growing older in the industry, hindi ko sinasabi ang edad ko dahil ayokong kaawaan. Okay. And meron ako noon, na mali naman, pananaw, that people generally are not kind to old gays. Mali yung pananaw na yon, pero dumikit sa isipan ko. Kaya hindi ko sinasabi. If you Google me, I am like 65, 66, 9 years old. Okay. That's not true. I'm younger po. Pero hindi na, ngayon less takot na ako sa edad. Okay. So tamang-tama pala yung tanong ko sa'yo. Huwag mo na sabihin yung totoong edad mo, yung physical or actual age. Mental age na lang. Oh, ayan. 34. How young are you? 34, Jess. Okay, tanggapin natin yon. 34 si Boy Abunda. Yun ang kanyang mental age. Ikaw, what is your mental age? 20. Wow! Oh, galing. Diba? Totoo naman, yeah. You are what you believe in. Correct. Diba? Cogito ergo sum. That's true. What's in your head space right now, Boy? Anong nasa isipan mo? Joy. Wow. Mm-mm. Ang hirap sabihin yan dati, lalo na nung COVID, but I am, I think, on my way to recovery because noong kapanahon na ng COVID, sobrang takot ko, Jess. It was so uncertain. I used to think all the time, what's next? Mm-hmm. Ngayon, I'm living in gratitude. I am present. Naroon lang ako. Okay, anong laman ng puso mo naman, Boy? Natanong ko na yung laman ng isip mo, yung headspace mo. Yung laman naman ng puso mo. Pagmamahal. Wow. O pagmamahal. Pinge. Okay. Hindi, pagmamahal. Dahil my partner Bong has been there for decades. Ang aking pamilya, pagmamahal sa aking ina, bawas na ng yung mga pag-aagam-agam, less, marami pa rin doubts, no? But less na yung pagdududa, bawas na yung mga kargang pagkamuhi. It took a while para mabawasan yung bagahe. Nag-attend ako minsan ng lecture ng national artist at sikat na manunulat na si Ricky Lee Boy. Online lang naman. Nagkaroon kasi ng ganyang lecture series sa GMA Public Affairs minsan. And then may binanggit siya na bawat isa daw sa atin may daladala tayong bubog. Ikaw, anong bubog mo?
Ang unang pumasok sa isipan ko ngayon, hanggang ngayon, although I've been able to manage this, bubog ko talaga na anak sa labas ang tatay ko. Mm-mm. Not so much with the poverty that I went through. Mm-hmm. Hindi ako nagko-complain doon. Kasi masipag naman kami, hindi naman kami nagutom. I don't even talk about yung tatay ko na pagiging kubrador ng bus. Mm-hmm. Ang nanay ko ay guro. My mother was a proud public school teacher. She was teaching grade 1 for 41. She taught grade 1 for 41 years, 11 months, and 2 days. Pero bubog ko yung anak sa labas. Kasi sa probinsya, Jess, ang tawag doon, anak sa pagkabastardo. Mm-hmm. That gutted me in a certain way. Okay. Oo, napakasakit sa akin noon. Kasi hindi naman nagpaliwanag ang tatay ko. Nagtataka lang ako na ang bahay ng isang lolo namin, apoy ang tawag namin sa waray, nandito, yung isa nandito. But we couldn't ask questions. And bakit ko naalala itong bubog? Many years ago, I did an interview. Buhay pang nanay ko. And I spoke like this. Yes. Pinag-usapan namin yung pagiging anak. Kasi sa probinsya, di ba, anak sa bastardo. Napakasakit. And I was talking about tatay's being born out of wedlock. Kinabukasan, nanay sat me down. Sabi niya, the short of the long story was, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo kagabi, sabi ng nanay. Itakot ako sa nanay ko, Jess. Hindi ako marunong sumagot until her death. Mali o tama ang sinasabi ng nanay, kasi hindi naman laging tama ang nanay. Mm-hmm. Hindi ako natutong sumagot yung sasagot. Mm-hmm. Sa daldal kong ito, sa tapang kong ito, hindi ako marunong sumagot sa magulang. Mm-hmm. So nung sinabi niyang hindi siya natuwa doon sa pag-uusap namin, sabi ko, nanay, bakit? Kay ano? Sabi ko sa waray. Hindi tama na pinag-uusapan mo yung pribadong buhay ng ama mo. Wala na siya. He's not even here to defend himself. He's not even here to explain to you the narrative. Gusto ko sagutin, sabi na nanay, kasi naman hindi ikunento ng tatay kung ano ba talaga ang nangyari. I didn't know. To this very moment, nobody has explained to me the story. Did I deserve to know the truth? Hindi ko alam. Pero siyempre, sabi ko, nanay, I also have my own skeletons in my own closet. I have to deal with my truth. Kaya isa ito sa mga bagay na gusto kong mailabas. Sabi ng nanay ko, and I have not forgotten this as a person. Nasaktan siya. Kahit saan ka makarating, lalo na pagdating sa kwento ng pamilya mo, hindi lahat ng totoo sinasabi. Kasi, lalo na pag nakakasakit ka. I apologize to my mother. Mm-hmm. Hanggang ngayon, bubog ko yun. Sorry, napaiyak ko si Boy Abunda. Mm-hmm. Pero umiyak ka na rin dati sa show ko, di ba? Oo nga eh. Pinaiiyak mo ako lagi. Sorry, pero Boy. Pero yun talaga, Jess. Sorry. Bubog ko yun. Pero... Soft spot talaga ni Boy yung kanyang parents. Oo, oh, sobra. Oh, yeah. Ako, ang bubog ko... Ikaw ano? Oo nga. Maagang namatay ang mami ko. Mm. 8 years old. She died of cancer. So, yun. My brother and I, we had to grow up on our own. Actually, may support system naman. Mga lolas, aunties, uncles, my dad... Pero, syempre, iba yung may mother. So, ang swerte mo. Oo. Di ba? What age na matay si nanay? Ay, nanay was 90? 90, oh. Just before the beginning of COVID. Yes. Oh. Like, ako, I don't even know what it feels like na malagyan ng ano, tuwalita sa likod. At dahil dyan, what have you become? Siguro, kaya ako independent. Oo. Sobra akong independent. Kasi I had to learn things on my own, eh. DIY. Mm. My DIY life. Oh. Yun. Okay. Bago natin ipagpatuloy dahil naiiyak pa rin po ako. Sandali, ako magko-commercial break. Show ko na to eh. Sinequester ko na siya. Okay. Magko-commercial break ba tayo, Direk? Yes. Magbabalik po ang Fast Talk with Boy Abunda. Actually, Jessica Soho na po ngayon. Sandali lang po tayo. Kasama nyo pa rin po ako.
Fast Talk with Boy Abunda. Yes! Si Boy po ang nasa hot seat ngayon. Nagkapalit po kami ng pwesto. Kasi birthday niya, so ako mag-i-interview sa kanya. Siya ang sasagot sa aking mga tanong. Isa pa, Boy, sa mga naituro ni Ricky Lee dun sa lecture niya sa amin, yung konsepto ng wala. Lahat daw tayo, bawat isa daw sa atin, meron nun. O, merong wala sa buhay natin. At yun daw yung pilit po nating pinupunan throughout our lives. Mm. Ikaw, anong wala sa buhay mo? Ganda. That's not a joke. Buong buhay, I mean, hindi ako masyado pamilyar dito sa konsepto ni national artist Ricky Lee. Pero yung ganda issue sa akin yun. O sige, in that same vein, ako 36-26-36. Wala ako nun. De, pero just totoo yan, parang issue sa akin yung ganda dahil... di ba, marami, lalo nang dumating ako dito sa Maynila, fresh from the province, parang ingit na ingit ako sa mga kutis ng mga kaklasiko. Ingit na ingit ako sa, basta kakaiba sila, iba. Sabi ko, ba't iba ang mga, yung skin nila, iba yung, and I was made to feel kasi inferior by people who probably didn't mean to make me feel, you know, inferior. Yung punto ng pagiging waray, yung hindi ako pang Miss Universe. Yun yung pinupunan mo, kaya siguro wala akong takot magdamit. Wala akong takot magsuot ng kahit anong damit. Dahil hindi matangos ang ilong ko. You know, my partner Bong used to say, bakit ka ba nagkapangalan? Bakit ka, exact words. Bakit ka ba sumikat? Yung laki-laki naman ng ilong mo. yung mga ganun. It's coming from a space of love. But it took a while for me to realize that it's okay. It's okay to have a nose like this because it's mine. Ngayon na yun. Pero nung in my journey, I wanted to have nice hair. Wala naman akong buhok. I wanted to have nice nose. Wala naman akong ano. Alam mo yung ganun? Mm-hmm. Doon ako, yung insiguridad na yun, na sa awa naman ng Diyos, ay nagamit ko to fuel whatever I have become. Dahil sa kawala na yun. Takot ka bang maging irrelevant, Boy? O didiretsuhin ka yes. na, magkaibigan naman tayo. Oo naman. Takot ka bang malaos? Dati, takot na takot ako malaos. Oo. Pero hindi na masyado. May libro po akong sinusulat ngayon. Ito yung chapter na sinusulat ko. The one immutable law in the business is that nothing lasts forever. We will all go. Pero, less yung sakit ng pagiging laos. In the context of the fame business, kung panghahawakan mo sa sarili mo yung worth mo. So Boy, because mentally you're 34 years old, what will you tell your 34-year-old self? Ayan. Be healthy, be happy, and be sexy. And do not ever be afraid. What will you tell your 20-year-old self? Relax ka lang. Masyado kang serious. Ever since, serious student din ako, Boy, katulad mo. Parang lahat siniseryoso. Kahit yung mga simpleng bagay. So, sana mas relaxed ako na tao. Yun. No, but I'm just so proud of what you have become. Thank Small you, town Boy. Girl, you know, who made it Pareho big tayo. Because you worked so hard. Pareho yeah. tayo. Okay, so eto na ngayon ang makabagbag damdaming fast talk. Nagawa na namin to sa show ko, so hindi na ako magpa-fast talk. Si Boy Abunda na lang. Yeah. Pangarap ko to, yung tinatapon yung mga cue cards. Trinay kong gayahin, di ko magaya eh. So, Boy Abunda. Okay. Okay. Tito Boy o Birthday Boy? Tito Boy. Abunda o ayuda? Abunda. Kalbo o may buhok? Kalbo. Doon o dito? Dito. Ano ba to? Pataas o pababa? Pataas. Halik o yakap? Halik. Oh, dali, halikan mo. Ayan. Ang halik kasi may yakap. Eh. Titig ni Ding Dong o titig ni Dennis? Titig ni Dendong. Mas maganda
si Marian o ikaw? By 2 points si Marian. Pasabihin ko sana si Marian o ako. Fishing. Mas sexy, si Jenilyn o ikaw? Diyos ko naman, Jess. Si Jenilyn. Ako na lang. 1 to 10, gaano ka kayaman? Uy, bikini man boy. Oo nga eh. 1 to 6, dahil wala akong utang and I live below my means. Okay. 1 to 10, gaano ka kabisi? 10. 1 to 10, gaano ka kadaldal? 11. 1 to 10, gaano ka kagaling umarte? Yun, ganun, ganun talaga. 10. Oh, Chang Susan. Worst intrigue about you? Alam ko yan, pero hindi ko sasabihin. Oo. Na may gusto ako kay Dennis Trillo. Kung bibida ka sa teleserye, anong role? Maria Clara. Mabait na daw yung itsa ko ng papel. Mm-hmm. Kung may extra bibig ka, saan mo ilalagay? Sa bato, para may kausap ako harap at likod. Kailan ka huling kinilig? Dennis na naman, ganon. Nung nagsayaw kami ni Dennis Trillo. Bagay na ipinagpapasalamat mo. Buhay. Gumigising ka araw-araw. Good answer. Bagay na ikinakatakot mo. Na I get lost. Na mawala ako. Sana mas luminaw pa ang pananaw ko. Hindi mawala yung sense of what is right and what is wrong. Bagay na hinihingi mo ng tawad. Maraming kalabisan sa buhay ko. Bikini man, boy. Kalabisan. Lights on or lights off? On. Para magkakitaan. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Maga. Morning person si Madaling boy. Madaling araw. Kala ko night person ka. On your birthday, what's your wish? I will use that word again. Joy. Oo, yun lamang. Maging masaya sa lahat ng ginagawa. I'm not wishing for a perfect life. I just wish for joy in my heart. Yay! Thank you, boy. Marami sorry sa kalat. Pupunutin natin mamaya. Di ba ganun talaga? Oh, maraming salamat. Jess, thank you talaga. No, I have flowers for you. Thank you, boy. Thank you. Thank you, thank you very much. Maraming salamat. Thank you. And salamat to the men and women of Fast Talk for doing happy this celebration. Birthday. Dapat sa'yo to eh. No, ikaw, kasi birthday mo. Oh, maraming salamat. Saka show ko na to. Yeah. And sasabihin ko sana, magmamalabis ako kay Jessica. But congratulations, you have the number one show in this network. Yes! And it's not by accident, you work hard at it. And sobra ang pagalang ko sa'yo, Jess. It's never to any one person's credit, boy. You know that. I know that. I have a great team behind that's me. That's true. Lumilipad po lagi ang aming team. That's true. Sila ang dahilan kung bakit number one ang KMJS. Yeah. At dahil din po sa inyo na tumatangkilik sa amin. And boy, wala akong masasabi kay boy. Matagal na kami magkaibigan ito. Hindi lang po kami magkakilala. Marami na kaming pinagsamahan at pinagdaanan. So, thank you, boy. Happy birthday. Thank you. Birthday gift ko sa iyo. Hindi ko sinabi kung ilan ang edad mo talaga. Salamat. So in my head also, 34 years old ka pa rin. I will stay there. Yes. Okay. Maraming salamat, Jess, at maraming Thank salamat you. Po sa inyong lahat. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan araw-araw. Maraming salamat, and sabi ko nga, just one isa lang. Do one good thing a day, like making your nanay and tatay proud, saying thank you, and being kind. We'll talk again
bukas, makalawa, basta araw-araw, usap tayo muli. Goodbye for now, and God bless.